Birch. Uy, Birch. Uy. Kamusta ka? Okay naman. Lagi naman ako okay. Bukang sesya mo nga eh. Masaya. Kailangan maging masaya. Kasi, bakit naman hindi? Diba? Kaya pala, parang wala akong stress sa buhay. Stress sa buhay? Dapat naman talaga. Ipakita mo na wala kang stress sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na wala akong stress. Di ba? E di wala ka pala problema sa buhay niyan. Wala naman sigurong pinanganak na walang problema, pero hindi pwede na nakasinimangot ako lagi na feeling ko hindi na ako mabubuhay. Di ba? Kasi kailangan naman talaga na ipakita mo sa pamilya mo na kayang mabuhay. Pakita mo sa mga kapatid mo na umaasa sa'yo na kaya mo silang suportahan. Sa mga kaibigan mo rin na nandyan ka para bigyan mo sila ng encouragement, bigyan mo sila ng motivation na okay lang mabuhay, di ba? Na dapat walang stress. Kaya pa lang strong ng personality mo eh, no? Strong? Kailangan talaga maging strong at talagang kailangan mabuhay ka na hindi ka matutumba kasi kailangan ka ng pamilya mo eh. Kailangan ka ng kaibigan mo, kailangan ka ng asawa mo, kailangan ka ng mga anak mo, kailangan ka ng kasama sa trabaho. At kung hindi ka magpaka-strong, then kawawa naman sila, di ba? And then, kailangan maging matapang sa buhay. Otherwise, kawawa tayo ngayon lahat. Ganyan naman palagi, di ba? Kailangan ako yung nangumusta, ako yung strong, pero kumustahin nyo naman ako. Hindi ibig sabihin na mukha akong ngumingiti na may na walang pagsubok sa buhay, na walang problema, na walang alam mo yun, na hindi nyo ako nakikitang umiiyak, pero kumustahin nyo naman ako kasi gaya mo, may problema din ako, 'di ba? And then gaya mo, sometimes mahina din talaga ako kasi sa nangyayari ngayon sa pandemic, COVID, ba? Lahat naman tayo may mga sari-saring mga pinagdadaanan eh. Lahat naman tayo may problemang pinagdadaanan eh. Pero ito, ginagawa namin dahil ito ay para sa'yo. So ngayon kasi October, World Mental Health Awareness Month, nais po sana naming sabihin sa inyo na hindi ka nag-iisa sa paggunita ng selebrasyon na to. Lahat naman siguro tayo dito may kilala na nag-suicide na. And importante na dapat kumustahin natin sila porket wala silang sinasabi or strong sila lagi or nakangiti sila, hindi sila apektado, no? Hindi sila makaramdam ng sakit. So kailangan talaga sabihin natin sa kanila na okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Or kailangan mo ba ng advice ko? Kasi paminsan-minsan yung pamilya natin, hindi lang sila yung source ng strength natin. So like ako, I also suffered trauma and abuse before. So, ako, naka-recover ako. Alam ko rin na kung kinaya ko, kaya mo rin siya. Pero hindi lang din na pamilya ang pwede mong takbuhan. Pwedeng makukuha ka ng suporta sa mga kaibigan mo. At kung ayaw mo naman na may gusto mong may makaalam, our team here have provided the hotline numbers na pwede mong tawagan and makausap. And if you feel comfortable then you talk to your colleagues, mga coworkers. Kasi I'm sure, hindi ka nag-iisa. Alam namin yan. Lahat tayo may problema, may pinagdadaanan. For sure, hindi ka nag-iisa. Every one of us experience pain as well. So, kailangan, kapit lang, huwag kang magpatalo, and stay strong, okay? At sa mga kapatid dyan, mga nanay, tatay, hindi ibig sabihin na yung mga anak natin nagpo-post sa social media na masaya sila, wala silang problema. Kasi millennials, palagi yan, nagpo-post lang lagi ng happy moments. Kailangan natin silang kumustahin kung okay lang ba sila, binubuli ba sila, kasi kailangan nila ng suporta natin. So, do not expect na instant happiness yung social media, kasi kailangan pa rin natin yung suporta nila. And guys, remember, sa ngayon, importante malaman natin that 1 in every 5 young people are experiencing depression and mental illness. At times 3 po ang nararanasan ng LGBTQ+ na family members natin. So importante pong kumustahin natin sila at huwag maging kampante na kapag gumingiti sila ay wala silang problema. So guys, stay safe and again, hindi ka nag-iisa.
Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa.